Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mulecho. Ang tayo mula nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Aerial TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, pipigilan ng China barkong pandigma ng Pilipinas pinadala sa Skoda Shoal. At yun, paalala lamang, ito yata reaction video lamang. Ano mang sumasala round dito, bahagi lamang na ating reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo hindi. At yun, play na natin. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, barkong pandigma ng Pilipinas pinadala na sa Skoda Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nag-deploy ang Philippine Navy ng barkong pandigma sa Skoda Shoal o Sabina Shoal sa gitna ng hinihinalang reclamation activities ng China sa lugar. Ayon kay Navy Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, pinaigting pa nila ang pagpapatrolya sa lugar at sa mga nakalipas na araw mayroong nakatalagang isang warship sa lugar. Ito ay para masigurado na maibunyag ang iligal na gawain ng kung sino man na nagtatambak ng mga patay na coral sa Sabina Shoal, saad pa ng Philippine Navy official na noong 2011 o 2012, nang gawin ng China ang lahat ng reclamation activities sa West Philippine Sea, kung saan gumamit sila ng mga higanteng dredger para makapaglipat ng buhangin at magtayo ng base militar sa Mischief, Subi at Panganiban Reef. Subalit sa pagkakataong ito, walang napansin na presensya ng mga dredger bagamat nakita aniya ang resulta ng naturang aktibidad kung saan maraming durog na coral sa Sabina Shoal. Navy has increased its patrols in Sabina Shoal. This is to ensure that whoever is doing that, we are not sure who is doing that, whoever is piling up dead corals on Sabina Shoal, we will be able to expose their activities. So far none. The approach here, it will take more than a military effort. The approach here is to show the world that we are a player, a responsible player following international law. So we would like to show the world what the other players are doing in the maritime domain. And I would like to say that the other claimant countries have been subscribing to international law, except for China. That we will do everything to ensure that Sabina and all other features within our EEZ will remain under Philippine sovereignty and sovereign rights. Maaaring umanong sabihin na ito ay isang partikular na pagtatangka upang mabawi ang parte ng West Philippine Sea at bumuo ng isang artipisyal na isla. Sa kabila nito, siniguro ni Commodore Trinidad na nakabantay sa sitwasyon ang Philippine Navy kasama ang PCG para maiwasan na maulit ang nangyari sa nasabing mga taon. Kaya't ang diskarte ngayon ng gobyerno sa West Philippine Sea ay ang Transparency Initiative para ipakita sa mundo kung ano ang ginagawa ng ibang mga bansa sa maritime domain, at sinabi din ng opisyal na sumusunod ang ibang mga claimant na bansa sa international law maliban sa China. Matatandaan na iniulat ng Philippine Coast Guard nitong weekend na nadiskubre nila ang mga durog na corals na di umano'y itinapon ng mga barko ng China sa Skoda Shoal sa umano'y panibagong pagtatangka para sa reclamation. Yan nga mga kabalita natin, no? Na talagang napakautak ng mga Chekwang to ng China, dahil nga kapag nabubukilya yung kanilang mga gawain, eh, tila nga ba patay mali siya, at talagang ituturo, no, sa atin, o tila nga ba eh, maghahanap ng talagang paraan upang talagang mailihis yung tila nga ba talagang ginagawa nila dito nga sa bahagi ng West Philippine Sea. Ganyang kautak o ganyang kadipunggol yung ginagawa ng mga Chekwang to, na sila eh talagang patuloy, no, na magmamaang maangan na talagang tila nga ba eh, gagawa ng mga pamamaraan upang malihis nga yung talagang katotohanan dito, na sila yung tila nga ba naglalagay o maaaring nagtatambak ng mga patay na corals na to, dahil sila naman ang may kakayanan na gumawa nga dito, no. Dahil itong mga Chekwang to, itong China ay naghahangad nga ng mas malawak na teritoryo at tuluyang masaklawan na talagang mapigilan ng anumang tila nga ba nais natin gawin dito sa West Philippine Sea, dahil napakalapit lamang umano nito sa ating mga iba pang teritoryo. At talagang itong spot na to ay talagang maaaring makontrol ang buong West Philippine Sea, at tila nga ba ay magiging entrance point to ng mga Chekwang to, at talagang maaring mas mahirapan pa yung ating bansa o yung mga tila nga ba daraan dito, no, sa karagatan na to, dahil nga ito ang nais ng mga Chekwang to, yung magtagumpay sa kanilang taktika o hakbang na makapaglagay o tila nga ba ay makakulimbat na naman ng teritoryo sa ating bansa. At dito nga tila nga ba hindi rin nagpapabaya yung ating hukbo o yung ating hanay. At talagang nga mabuti na lamang at nasasawa tayo mga gantong maitim na plano o mga balakin ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At yun, tuloy pa natin.
Matitinanggi naman ito ng China at tinawag ito ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na chismis lamang. Sa kabila nito, sinabi ni Commodore Trinidad na nananatiling alerto ang Navy upang maiwasan ang anumang build-up sa Escoda Shoal na nagpapaalala sa ginawang militarisasyon sa Panganiban Reef o Mischief Reef sa nakalipas na 10 taon, iniulat ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na magdadagdag ng deployment ng mga barko ang kanilang hanay para umalalay sa ikinasang civilian supply mission ng atin ito, Coalition sa Bahaw de Masinloc Shoal. There's no denying the fact na mas maraming China Coast Guard vessels na na-deploy dito. You can use different ways naman, whether commercially available na satellite information. Makikita naman natin lahat, no? It's already an open source. Mako-confirm natin na yung sinasabi ni Mr. Ray Powell ay totoo talaga. Maraming China Coast Guard vessels na nakabantay dito. Maraming Chinese maritime militia dito. So I won't deny that. So dahil dito sa maraming mga deployment ng People's Republic of China para halangin ang ating ito coalition sa kanilang paglalayan sa Bahaw ng Masinloc, ang ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, has decided to deploy 2 more Coast Guard vessels para siguraduhin, no, na kung sakali man, no, naman sana, there will be untoward incident na mangyayari dito, ay meron tayong mga Coast Guard vessels na sisiguraduhin ililigtas natin at masisigurong ligtas ang ating mga kababayan. Ang isang barko natin, yung BRP Bagakay, ay na-deploy na. Actually, nakuna na nga siya doon. I-meet, i-rendy mo niya nila itong ating itong convoy. But right now, as I said, no, we're still preparing 2 more Coast Guard vessels to escort itong ating ito convoy. Naglayag na ang civilian convoy mula Zambales kaninang umaga patungo sa Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Inescorted naman ng PCG ang convoy na binubuo ng 100 bangka. Ayon sa organizer ng civilian mission na atin ito coalition, maglalagay sila ng symbolic markers o mga boya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Kalakip nito ang paghahatid ng essential supplies gaya ng langis para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Ang civilian mission ay itinuloy pa rin sa kabila ng mga ulat ng umano'y malaking puwersa ng Chinese vessels na bumubuo ng block confirmation sa Panatag Shoal. Binigyang diin ni atin ito co-convenor at akbayan President Rafaela David na isang legitimate exercise ng karapatan ng mamamayang Pilipino at sovereign rights ng bansa base sa international law ang mapayapang civilian mission na nakatakdang magtapos sa Biyernes, 17 ng Mayo. Binigyang diin ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na walang plano ang Pilipinas na i-militarized ang sitwasyon sa West Philippine Sea. And this decision of deploying Coast Guard vessel in the West Philippine Sea didn't start during this administration. Nagsimula ito noong panahon pa ni Pangulong Benigno Aquino, itinuloy din naman ni Pangulong Duterte, at ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. The primary reason why Coast Guard is the priority in terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's because of 2 reasons. One, we don't intend to militarize the issue in the West Philippine Sea. This is the primary objective why the Coast Guard vessels are being deployed in the West Philippine Sea. Second is, we don't want to provoke or escalate the tension. Ang paniniwala natin dito sa region na to, not just for the Philippines, that the moment you start deploying warships, that will provoke or escalate the tension. At lamang, we can learn from history, no, from the 2012 Scarborough Shoal standoff. That's what had happened when we deployed the Philippine Navy warship and it resulted to a standoff during that time. So learning from what had happened, this is the reason why Coast Guard since then became the primary response natin in maintaining our presence in the West Philippines. Now, kung ang tanong, how do I see the Coast Guard in the next coming years? The President has always been mentioning this. We don't want to escalate the tension. We don't want to provoke anybody. We need to maintain our level of professionalism in dealing with the bullying tactics of the People's Republic of China.
So, kung sa ating Pangulo, in the next coming years, no, ang makikita natin na the moment we start deploying Coast Guard vessels, ito ang magiging mas matahimik at mas mapayapang approach natin, and to show the international community na we really don't intend to have a much more bigger kinetic conflict with anybody. There are so many calls now for the Filipino people na bakit hindi na lang kasi warship ang ipadala natin sa Ayungin? Bakit hindi na lang kasi Philippine Navy mismo ang magdawa ng resupply, for example? Alam naman natin, no, na sa Coast Guard vessel pa lang, for example, when we start deploying 2 Coast Guard vessels, ang Chinese Coast Guard will be deploying 6 or even 7 Chinese Coast Guard vessels. Once we increase the number of Coast Guard vessels, dadagdagan din nila uli yan ang triple pa or quadruple pa white Coast Guard vessels pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Pero the moment we start deploying Philippine Navy warship, they might even be deploying as, I mean, most likely, they will be deploying their own warships as well, na mas malalaki pa sa Philippine Navy warships din natin. And then, kapag nag-increase na naman tayo, mag-deploy naman sila na mas malalaki at mas modernong barkong pandigma. And we're going to have them a reason as an excuse para sabihin nila, tayo naman kasi ang nag-deploy ng warship dito. So, our presence for the Coast Guard is not to escalate the tension. As much as possible, we don't want the People's Republic of China to have an excuse at sabihin nila, magdadala na rin kami ng PLA Navy warship dahil ito na ang sasakyan pandigma na ipinapadala din ng Pilipinas. This is what we are preventing, to have another standoff, to have a much more escalated tension in the West Philippine Sea. This is the reason kung bakit sa nakalbaang tatlong administrasyon, bakit Coast Guard vessels pa rin ang nakikita natin sa West Philippine Sea. Because none among those presidents wanted to have a larger conflict with anybody. Hindi lang to conflict with China or even with Vietnam or Malaysia. Ang pinanghahawakan natin dito ay ang mapayapang dialogo at pag-maintain ang position natin sa West Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. At yan nga mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga umano yung pagde-deploy nga ng ating Navy ship nga dito nga no sa Escoda Shoal o dyan nga sa Sabina, kung saan talagang yung ginagawa nga ng mga checkwang to ng China talagang mamataan at talagang mapigilan nga. Dahil tila nga ba umaabuso at talagang tuluyang may ginagawang hindi maganda dito sa bahagi ng ating mga teritoryo na kung saan nais umano nga makapaglagay na naman muli ng kanilang mga peking isla o yung mga artificial island ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to na napakautak talaga at talagang napakagaling gumawa ng hakbang at taktika nga upang mautakan yung ating bansa. At buti na lamang talagang hindi ito na isasakatuparan dahil din sa talagang masigasig nating pagsisiyasat at pagbabantay sa bahagi ng ating mga teritoryo na dapat lamang gawin ng ating hukbo, ng ating puwersa, lahat ng pwedeng kakayanan ng ating bansa upang hindi magtagumpay itong mga checkwang to, itong China dito nga no, sa bahagi ng ating teritoryo na nais na naman nilang mapagtayuan o mapaglagyan nga ng kanilang mga peking isla nga mga kabalita natin. Na kung saan itong tinatarget ng mga checkwang to ay napakalaking tila nga ba papel na gagampanan nito na kung saan ay kontrolado halos yung buong West Philippine Sea na maaaring talagang makuha ng mga checkwang to, yung ninanais nila kagaya na lamang syempre mga nilalaman itong mga oil at gases at syempre yung mga nilalamang yamang tubig na maaaring maani ng mga checkwang to, kaya ganun na lamang yung paghahabol at talagang tila nga ba nais na maunahan yung ating bansa sa kanilang hakbang o plano. Na dito nga ay yung paglalagay ng mga barko o talagang pagbabantay dito sa mga checkwang to ay nararapat at talagang tuluyang hindi na maisakatuparan yung nais nilang mangyari. Ito nga no sa Escoda Shoal nga. Dahil itong mga checkwang to, itong China ay gagawa ng pamamaraan o hakbang o taktika upang magulangan at mautakan yung ating bansa nga. Na dito ay talagang patuloy na gagawin ng mga checkwang to na pagtanggi o tila nga ba kahit nabubukilya o nahuhuli na ito ituturo sa Pilipinas o gagawa nga ng tila nga ba kwento o pamamaraan na umano'y hindi sila ang nagtatambak o naglalagay nitong mga tila nga ba dinurog at talagang mga patay na corals umano na talagang itong mga checkwang to, itong China lamang ang may kakayanan na
maglagay o magtambak ng mga gantong mga umano'y patay na corals nga upang gawin na naman ng mga Peking isla o talaga nga gawin na naman nila nga kanilang base, no? Na kung saan dito ay lubos yung pakinabang nito nga tila nga ba tinatarget ng patayuan ng mga Chekwang to ng China ng kanila na mga kadipungalan at kadipunggulan ng mga Peking isla, no? Na kung saan ay talagang dito ay naipapakita at napapaliwanag na talagang hindi tayo basta-basta po pwedeng makapaglagay nga ng mga warship dito dahil nga eh itong mga Chekwang to ay magkakaroon ng pagkakataon, no, dahilan upang yung ating bansa ay ipitin nga, no, sa ginagawa natin dito sa ating mga teritoryo na talagang lahat na lamang syempre ng pwedeng pamamaraan o tila nga ba pagtugon upang maharang at talagang mapigilan itong mga Chekwang to ay gagawin din ng ating hukbo o ng ating hanay, no, na ito nga yung paigtingin na talagang bantayan na talagang hindi nga palusutin o wala nga makalusot na tila nga ba mga Chekwa na makakapaglagay o makakapagbuo ng mga Peking isla o talagang gagawin nga yung mga ginagawang ganto na pagtatambak at talagang tuluyang reclamation dito nga, no, sa mga teritoryong naiskubkubi ng mga Chekwang to ng China na pinapakita lamang ng ating hukbo na talagang hindi tayo pwedeng mautakan o talagang hindi tayo pwedeng basta-basta magulangan ng mga Chekwang to dahil napakatuso nito at talagang napakagaling gumawa ng mga kwento at talagang mambaliktad, no, lalong-lalo na sa ating bansa. Kagaya na lamang nito na talagang patay Malaysia o tila nga ba kung ano-anong paratang ang sinasaad sa ating bansa kahit sa katotohanan sila naman talaga ang gumagawa ng mga kalapastanganan at kabalahuraan dito nga, no, sa karagatan nga nais nilang masaklawan o tila nga ba makubkub nga, no. Kaya yung tila nga ba nagiging taktika ng ating bansa o yung nagiging galawan din talagang kontrolado rin na talagang hindi basta-basta na talagang nagpapatihulog sa mga patibong o nagiging tila nga ba hakbang o talagang mga propaganda nitong mga Chekwang to o ng China nga, no. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo na lang bahala mag-komento sa iba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsabaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Aerial TV. Subscribe ka dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito malang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!